Hello guys, we're back. So meron tayong receive. It's an Epson L120. So ngayon, no power po yung situation ng printer natin. So tinanggal ko na to kasi nagpalit ako ng head. Baka ma-shortage siya. So ngayon, nakasaksak na siya sa plug. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng no power na board ng L120. Applicable to sa mga L series. Ito, sinaksak natin siya. No power. Pag ganito yung receive nyo, unang beses nyo munang gawin is tanggalin nyo yung flex papunta sa head. Kasi merong scenario na pwedeng mangyari is shortage yung head kaya walang power yung board. Nga lang, sa case natin ngayon is ito yung board natin, logical board niya. Pag sinaksak mo yan, nakasaksak na siya actually. Pag tinanggal mo to, ito yung power cable niya para sa adapter. May maririnig ka mag-spark. So supposedly, kung na-frozen lang yung power ng ating board, is dapat meron siya. Okay? So ngayon, kalasin natin para magawa natin yung board. Maliit lang ang board ng Epson na L120 guys. Di katulad nung L360, medyo mahaba pa yung board nun. Dali na. Okay. So yun, natanggal na natin yung logic board. So ito yung logic board guys. Meron siyang sensor para sa encoder strip. Tapos pag clean-up natin to, makikita natin dito na meron siyang mga regulator dito. So, tanggalin lang natin guys. Nain muna natin yung isang side. So, okay. May nag-repair na nito guys. So, natanggal na yung ating tanso. Okay. Okay, try natin. So ang regulator na kailangan natin, transistor, correct me if I'm wrong, C6144. So titingin lang ako ng guys, meron na tayong C6144. So yung kung saan mabibili ito, ililink ko na lang dun sa ilalim ng description. Pero ganito yan. So ito, position mo lang and sige, recheck natin. Missing ko lang ito, ano niya. May nag-attempt ng gumawa nito nga lang. Sobra niya. So okay lang. Buhay pa rin naman yung terminal.
hinihintay ko kung mapapasok ko siya. Although pwede naman na. Okay, so na-shoot na natin ang regulator. Para dito sa isa, i-ano natin. Para makita ninyo. Meron na nag-repair. Mapapansin nyo, bugbog na yung board natin. No? Pero meron pa rin terminal nandito. Pwede pa rin yan. So, kailangan lang mamount. Sa kabila niya. Sa kabila, kahit butas yan, meron din siyang terminal dito. Open pa. Tapos ito lang ang good. Next thing, tatanggalin na natin itong isang side. Okay. Then, sa isang side, medyo okay pa. Ang model na kailangan natin palitan is A2222. Tapos, hinang lang ulit. So ayan, napalitan na natin itong mga regulator MOSFET na ito. Hindi ko alam ang tawag sa ganito, ano guys. Correct me if I'm wrong. Hindi naman ako nagmamagaling. Uy, hindi ko alam talaga anong gagawin ko. So ayan guys, nahinang na natin. So ayan guys, ito na. Okay. Sige, balik na natin siya sa kanyang lugar. Ay, isa pa pala. Check natin yung fuse. May fuse kasi to eh. Para dun sa nagna-no output. So, ito siya. Check natin kung magbi-beep. Okay, so naririnig nyo, nag-beep siya, pwede pa siya. Pwede na siguro.
So bago nyo muna ilagay yung flex cable, check nyo muna kung may power. Kasi importante may power muna. Okay guys, so ito check na natin. Sasaksak ko na yung plug. Okay, turn on. Yun guys, so may power na tayo. Kasi namatay. Namatay guys. So yun guys, indication yan, okay na siya, no guys, nakikita nyo, may power na tayo sa board. Okay. Ngayon, isasaksak na natin yung ating flex ribbon papunta na. So, shoot natin yan. Ito. Power on. Okay guys, so sana may maitulong sa inyo yung video na ito. These parts are always been busted. Nasisira ito pagka may nagsushort or whatever. So ngayon, newly replaced na yung ating head and it's working fine. Ganun lang kabilis gumawa ng no power na printer, especially sa Epson. Thank you very much. Maraming salamat po. See you on the next video. Please subscribe. Thank you.